Mukhang mayroon na naman tayong masasaksihang ubusan ng hininga sa bawat set. Dahil ang mga veterano ng Pool A, magbabakbakan na. Sino kaya ang makakalamang? Sino ang makakadepensa? Kaya sa videong ito, alamin natin kung sino ang lihado at sino ang makakalamang. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Sa Pool A, ang dalawang kampo ang talagang nag-uunahan sa pwesto kung sino ang makakakuha para sa semis. Pero sa puntong ito, mas nangunguna ang Creamline na defending champion sa season na ito. Makakadepensa kaya ang PLDT sa attacking team? Sa ngayon, nangunguna ang Creamline na may dalawang panalo at wala pang talong record, habang ang PLDT ay isa pa lamang ang panalo at wala pang talong record sa Pool A. Si Tots Carlos ang nasa pangpitong pwesto sa best scorer na nakapagtala ng 39 points, habang si Del Palomata ay nasa pang 36 sa pwesto na may isang puntos. Pero pagdating naman sa best spiker ay di magpapahuli si Jovi Prado na nasa panglimang pwesto na may 41.38% success rate. Kahit pa nangunguna as usual si Tots Carlos na may 59.65% success rate. Sa team ranking naman, nasa pangatlong pwesto ang Creamline na may 35.02% success rate. Habang sumunod naman ang PLDT na may 34.78% success rate. Well, teamwork pa rin naman ang volleyball kaya dapat maunahan ng PLDT ng momentum ang Creamline. Pagdating naman sa best blockers, syempre number 1 dyan ang 6'3 middle blocker na si Del Palomata ng PLDT na nakapagtala ng 1.0 average block per set. Habang hindi naman magpapahuli si Seth Domingo ng Creamline na nakapagtala ng 0.83 average block per set. At mas pinalakas pa ni Tots Carlos na nasa pang-anim na pwesto na nakapagtala naman ng 0.67 average block per set. Mukhang kailangan ng karamay sa pagdepensa si Palomata dahil nasa pangalawang pwesto ang Creamline sa team ranking at ang PLDT ay nasa panglimang pwesto. Well, don't worry para sa mga PLDT fans dahil mukhang makakabalik na ang kanilang kapitanang si Mika Reyes at si Mayan Mendres na kagagaling lang sa injury. Sa usapang service department naman, mukhang kargado ang service aces ni Gemma Galanza na nasa pangalawang pwesto at nakapagtala ng 0.67 average ace per set. Pero pagdating naman sa team ranking, nangunguna naman ang high-speed hitters na may 6 aces at nakapagtala ng 2.0 average ace per set. Habang nasa pangatlong pwesto naman ang Creamline na nakapagtala ng 1.50 average ace per set. Mukhang mahihirapan naman ang Creamline sa pambihirang floor defense ni Kath Arado na isang tinik sa lahat ng kupunan dahil sa kanyang buwis buhay dive at nakapagtala ng 7.67 digs per set. Nasa pangatlong pwesto naman ang PLDT sa team ranking na may 17.33 digs per set. Habang ang Creamline ay nasa panglimang pwesto na nakapagtala ng 12.50 digs per set. At wala ni isa sa Cool Smashers ang nakapasok sa top 10 best diggers. Siyempre, pag-usapang playmaker, Gia De Guzman talaga ang nangunguna dyan. Pero sa ngayon, nasa pangalawang pwesto si Gia na nakapagtala ng 4.67 average per set. At si D-Mac naman ang nasa pang-anim na pwesto na nakapagtala ng 3.67 average per set. Pero sa puntong ito, chemistry pa rin ang batayan pagdating sa settings at decision making. Pero sino kaya sa dalawa ang makakakuha ng magandang receive? Dahil nangunguna pa rin dyan si Kath Arado ng PLDT na may 53.57% efficiency. Habang si Gemma Galanza naman ng Creamline ay nasa pang-sampung pwesto na may 28.0% efficiency. Gayunpaman, may lamang man ang dalawang kampo sa iba't ibang departamento, syempre nasa chemistry at teamwork pa rin ang labanan. At kung sino ang gutom sa panalo, for sure ubusan na naman ang hininga ito dahil sa rami ng long rallies. Sa Field Sports Arena pa rin gaganapin ang laban sa alas 4 ng hapon kaya hoping na wala nang mag-iinit kung pwede namang maagapan. Sana ay maayos na ang air condition sa arena. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap and thanks for watching.